Ano kailangan nyo?
ito ay gagawa mo ng isang taong sisira ng bike eh. You're right, Susana. Look for further evidence, pero pag-ingatan lang yun. Yes, sir. Ang justice ka lang, sabihin mo ng patay ng mga victims dito. Aminya, puntaan mo si Guerrero at sabihin mo sa kanya na huwag siyang umalis ng the first crime scene. At huwag siyang magpapapasok mas kusino. Ang sino ko, bantayan mo itong crime scene na ito at huwag ka rin magpapapasok mas kusino. That's it. Yes, sir.
Morning, good night. Come in. Morning. Yes, Andrea. Sorry, the line is busy. Hello, MPD. Anong pangalan? Hello, MPD. Good morning. Sana ka mera. Kanina pa kasi hinihintay ah. Nakabagali yan. Dyan sa records. Kakain na ba tayo? Ha? Di ba may usapan tayong kakaantaw sa labas? Kasi may pupuntahan ako. Meron akong bagong hawak na kasem. At kung may hawak na palang kaso, hindi na tayo kakain. Hindi kaya lang nagmamadali ako at may kakausapin ako. Ano lang tayo kumain sa labas? Kung ayaw mo, di wag. Nag-aaway na naman kayo. Hello, MPD, good morning. Hello, MPD, good morning. Araw po. Dito po ba nakatira si Tomong? Tommy? Oo. Wala rito. Ano ba kailangan sa kanya? Kaibigan ko siya. Gusto ko lang ko siyang makausap. Matagal na hindi mo uwi dito yung hype na yun. Ayaw po ba ang misis niya? Oo. Ako nga. Kasi o... Huwag talagang kaibigan ka niya. Dapat alam mong hindi na nakatira rito. At hindi ko rin alam kung saan mo siya makikita. Pag-i isang taon na hindi mo uwi dito yung tarantadong yun. Pulis ka ba? Oo. Kung ano mang kalokohan ang ginawa ng Tony yun, sana'y makulong lang siya ng habang buhay. Talaga bang hindi niyo alam kung isang buhay siya matatagpuan? Hindi nga eh. Kung alam ko, sasabihin ko sa inyo. Kung sakali yung makita niyo, pwede mo bang tumawag kayo sa MPD? Oo. Salamat o. Pwede na ako. Nakakita ito eh. Sa balita ko eh, mayaman na rin. Hindi kaya makita ko siya, Ching. Paano kaya mamuti? Tatawa na ako sa iyo. Mawag ka sa headquarters. Pag wala ako dun, alam nila ako sa nang matatagpuan. Sana kami sa labas. Bigla na lang ako binigyan ng asunto ko. Hindi ko kami natuloy. Siyempre, trabaho muna. Missus, saka na kung kaya ako babalik. Palilipasin ko muna yung itong ulo ni Lydia. Amo nga, tatawagin ko. Diyan ka muna.
O, ano ngayon ang masasabi mo? Kalimutan mo na sana yung nangyari kanina. Kaya ako na pa rito para kumitayin kang kumain sa labas. Huwag na. Salamat. Baka wala ka pong panahon. Hindi. Kaya nga kita kumita ngayon dahil may panahon ako ngayon. Ah, gano'n. May panahon ka ngayon. Eh, kung ako naman magsabi sa yung wala akong panahon ngayon. Hindi. Ang ibig sabihin na may panahon ako dahil wala akong trabaho ngayon. Tara. Alam ko naman wala kang ginagawa. Sige na, Lydia. Ibigis ka na. Kung gusto mo, pagkatapos natin kumain, eh, manood tayo ng sino. Talaga? Oo. Sige. Ibigis lang ako, ah. Sige. Hello? Oching? Ligabillo. Nakita ng tao yung nahanapin nyo. Oo, nandito. Sa may umpin. Sa Chinatown Restaurant. Hello, Ching. Pakinggan mo ako mabuti. Huwag mo siyang pakawalan sa paningin mo. Kung lumayo siya, sundan mo. Pupunta na ako dyan. Oo. Mrs. Kasi ho yung tawag mo sa akin, eh, importante. Kailangan nung daw. Hindi nga ho eh. Kung maaari mo sana eh, kaya nung no, bahala magpaliwanag sa akin. Ano nang ba? Sige. Salamat ho. Tutuloy na ako.
mo. Ang Eddie, umalis lang ba kuya? Ay, salamat. Nagising na ang prinsesa ko. Hindi pa po at inaantayan doon ang mag-alusal. Nakalusin niyo ma'am, palatay ko siyong sakto. Natutuwa na ba siya? Good morning, kuya. Morning. Wow, hindi pa mga kuya ko. Ready na review. Tanghali na, ba't hindi ka pa kumapasok? Sabi ko ngayon, wala kang pasok. Kaya, gusto mong pagtingin ka kita uli na kape? Hindi, ayaw ka. Tama yun po. Sige, kumain na lang tayo. Kuya, nagsweldo ka na ba? Hmm? Bakit? Ah, kasi kailangan ko ng pera eh. Pera? Iba ko babayad lang natin? Hindi sa eskwela, kuya. Sasabi kami. Kano naman ang kailangan? 20 pesos lang. Ngayon mo na ba kailangan mo? Ano eh? Hindi ba pwede sa akin siya. Ano naman sa akin siya at katapos ng buwan akong sustento. Pwede na rin. Kuya, kung sakaling makapasa ka sa bar, alis ka na ba sa pagkakulit? Ba't ano naman naitanong yan? Hindi ba kung magiging abogado ka, mas malaki kasi tayo mo? Alam mo, Tessie, ang kasiyahan ng isang tao ay hindi sa laki ng kanyang kita. Kaya ako nagsusumikap para kumasenso ako sa departamento ko. Ako naman magtatanong sa'yo, ayaw bang manatili ako isang pulis? Hindi naman sa ganun, kuya. Kaya lang, hindi ka pang trabaho. Walang araw, walang gabi. Ah, delikado pa ang buhay mo. Lahat naman ng trabaho may panganib. Gawin nga dyan, tumatawid lang sa kalsada eh. Nasasagasaan. Ano ba, Tessie? Sasama ka ba sa akin sa palengke o hindi? Tanghali na, wala na tayong mabibili. Oo, Aling Eli. Aling Eli, meron ba kayong pamalengke? Wala pa nga eh. Mahalo ba eh, magpalwal muna kayo at saka ako na kayo babayaran? Oo. Sige, kuya, lalakad na kami. Sige. Ayaw ko lang malakpasan yung ibang kasamahan natin. Ginusto ko lang, matagal na akong precinct commander. Sir, yun naman ho ay kung koronel na kayo. Ipagpatuloy mo, Kunanan. Thank you, sir. Nakita mo na, pati si Sarento payag na maging precinct commander ako eh. Eh talaga namang napakaganda record ko eh. Ha? When it comes to... Ang nagkakasarapan ng kwento niyo, Kunanan. Ah, Med. Yes. Sundali lang. Paalalayan ko lang si Medyo Pilyo. Nilalakad ko mag-iisip siya niyo. Talaga ito si Patrol Mangkunanan. Masyadong palabiro eh. Bagay mabuti naman yun eh. Paminsan-minsan naaalin tayo. Maibang nga pala ako. Alam bang balita ko sa bagong hawak ni Sargento Medyo Pilyo? Ako
maririnig eh. Bagay, kilala na natin yan eh. At sa kanya natapat ang kaso. At nadibdiban. At ang isa pa, pag siyang humalok ng asunto, sigurado, solved! Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Cheng. Alam ko halaga na isang informante sa isang sikreto. Yung nga ho, sir. Malaking bagay saan si Cheng. Lahan na kong mga kasong hawak ko. Chinese cases. Ano kaya sa palagay mo? May kaugnayan kaya ang pagkapatay kay Ching sa kaso mo kay Tommy O? Malamang ho. Dahil sa bago siya mapatay, ay tinawagan ako ni Ching tungkol sa Tommy O. Sa katunayan, sir, eh, nakita siya ni Ching. Ganon, ikaw na rin ang humawak sa kaso ni Ching. Nabasa ko report mo. Nahihirapan ka sa kaso ito. But I want you to follow these cases. If they're related, you're the man who can solve them. Sandali lang, kukunin ko yung mga personal belongings ni Ching. Nahi, kuha! Yan nga, kuha!
Yan ang habang sinasabi ko. Nadarating ang araw na bangkay ka na lamang makakita namin. Kaligali naman. Ay, kung kanino maaaring mangyari ito eh. Doon sa iba. Doon sa buksinero. Eh, hindi ka naman buksinero. Iknesa ka, hindi ba? Huwag naman pagalitan ang kuya. Oh Diyos ko, sa ewan ko nga ba kung ano nga sasabi mo siya kuya mo? Sabi ko na siya kunanan, ba't yung papas yung sarili ko, dapat doon na lang sa bahay. Eh, ano naman ikaw kung sino sa bahay? Apalang ka ng tao ng ito. Mabuti na rito sa ospital. May doktor na. May mga narsis pa. Tapos, isa ka pa. Buhay pa yan! Hindi ko nga malaman kung anong ginawa ang tao niya sa buhay niya at nabuhay pa. Naku, eh, sobra ng gulpe yung inabot ng batang yan. Narinig mo ba ako? O yan! Nakita mong napala mo? Tatlong araw kami hindi nagpakita sa akin ngayon. Pakita sa matatagpuan. Hindi ko na alam kung anong gusto mong gawin mo sa buhay mo eh. Sobra ng loyalty mo sa departamento. Wala na akong nakita sa'yo kundi devotion sa duty. Ang hirap sa'yo. Mas gustong pang kasama ang mga informante mo kaysa sa akin eh. Wala kang gabi. Wala kang araw. Wala kang inang sikaso kundi trabaho, asunto, kako, follow-up, rain! Kala mo ba makakatagal ako ng ganito? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Gusto mo pa ba sa akin o hindi? Mamili ka. Ang departamento o ako. Bibigyan ko ng pagkakataon. Paglabas mo rito ay mag-uusap tayo. Nakita mo na? Wala pa lang mag-aaral si Lydia. Ngayon ko lang nakita, nagalit ng ganyan yan eh. O, hindi naman tutuwa dyan. Para ka natulitin na naman ulit ah. Palit naman pala ang galit eh. Dad, I want you to meet Mr. Antonio Lim. Sorry. And his daughters. Sorry. Mr. Lim represents a Chinese community in this city. Sit down, Mr. Lim. Maupo ka sa rento. Mayroon siyang mahalagang sasabihin sa atin. Go ahead, Mr. Lim. Sa rento. Ibig ko niyong malaman na kami mga Chinese community dito sa City of Manila. Nagpapasalamat sa inyong gobyerno na kami ay pinming tinutulungan. Kaya't po, kami na mga Che na hindi namin pinantulutan ng mga Inchik na lumalabak sa batas dito sa City of Manila. Pero alam ko eh, inaahanda niyo si Tommy Orob. Pero hindi ko naalaman kung saan tatago niya. Pero, kung gusto niyo, meron siya isang kaibigan mo ba eh, ang pangalan Sandra. Tatawaro sa Hawaiian, Thai, Nightclub. Siguro, makakakuha kayo ng informasyon tungkol kay Mr. Ho. Kailangan po ang masasabi siya. Maraming salamat, Mr. Lim. Maraming salamat sa tuloy niyo. Hala na po, Major. Thank you very much. Okay. Parang tole. Tuloy na po kami. Adios. Sorrento. Ano sa palagay? Maganda yung informasyon na tanggap natin, sir. Hindi ka naniniwala. Alam niyo naman, sir, kapag wala pa tayong liwanag na nakikita, lahat ng puwang ipapasukin natin. Malalaman ko kung totoo hindi yung informasyon na binigay sa akin. Pero ang mabuti yate, sama ka nilang tao ka natin. Sir, ipapayag niyo eh. Gusto ko nag-inis mo na muna. Ikal, wala ka naman di ba na. Pero, go ahead. Thank you.
Nagano! Bakit ka pumarito nang hindi ka binatatawag? Ha? Kuya, sundan ka! Tony, may kita sa hindi ko na tayo hindi nagkikita. At saka, makabulgan ako ng gamot! Gamot? Bolte ang abuti mo sa akin! Huwag gawin ka! Huwag gawin! Langhiya ka! Huwag gawin! Tawa ka sa akin! Ito ba ang magsabihan? Huwag gawin! Huwag gawin! Huwag gawin! Iya kau mati ini itu apa betul? Romo. Napagbastan ba yung mga tusok nila sa mga brasa? Mga top addict da? Walang duda. Hindi ko malaman kung hanggang kaya na matutuwa itong mga tao. At doon ko lamang naman ang marinlang puntahan. Bilanggua, mental, at saka dito sa morgue. Alam mo, buhay pa sila eh. Ang isang pangalan nila eh, nasa simeteryo na eh. Kung ganun eh, hindi ako maaaring magtaka. Kung bakit ganun karas, hindi naman pagpatay ni Tommy sa kanyang mga bituma. Tama ang sinabi mo. Sapagkat ang isang tao na sa ilalim nakapangyarihan ng gamot na pinagbabawal ng batas, ay nawawala sa kanyang sarili. Ang paniniwala niya, tama lahat ng kanyang ginagawa. Perfecto, ito na ang mga nakuha sa katawan ng mga patay. Anong petsa ngayon? 14. Bakit? Hindi pinasasabi sa iyo si Mede. Bakit? Nasaan siya? Eh, bigla-bigla ang pag-alis niya eh. Nagpunta sa Angeles. Pinabibigay ito. Ano yan? Sula? Sorry mo sa kanya sabi mo, hindi ko kailangan. Pero... Di siya kunin mo na. Biglang-bigla naman pala ang pag-alis ng tao eh. Ludi, anong gagawin ko rito? Ayos tanggapin. Ibigay mo sa kanila. Sige lang, bahala magbigay kay Lydia. Akin na akong bahala akong magbibigay. Oh, hindi na kayong dalawa. Pangalim eh. Sana... Dina! Iimbitahin sana kita mo ng hali sa Hilton eh. Pwede ba? Sa likod lang, di ka makabayan sa Hilton pa. Naka-api mo naman ako eh. Hindi, biro lang. Wender, mabuti dumating ka na. Gutom na gutom na ako eh. Sige, ako na dyan. Hi. Liga, kinaka kayo ko lang yung sulat na may para kayo. Eto, hindi ko kailangan mo. Tapon mo.
Ito naman, basahin mo na lang. Oo, bakit importante nakalagay din sa sulat eh? Anong importante? Pagdidispensa lang yan dahil hindi siya nakapagpaalam sa akin. Oo, kunwari po ito ganit. Pag nakikita mo naman si Mega dumating, halos magkandaba ang lego sa katataraon, di ba? Sige, basahin mo na! Sige na, Lydia, ito kunin mo na oh. Kung gusto mo, mamaya mo na basahin pagdating sa inyo, pag hindi ka na gano'n. Kung interesado kayo, ayun, magbasa! Sige, basahin mo. Wala ko na! Ba, hindi naman para sa akin yung sulat na to. Hindi ko ba ikaw magbasa, ayan mo. Lydia, basahin ko ba? Sige na, basahin mo na! Basahin mo. Hindi naman ako makikinig. Dear Lydia, nakatulong mo naman o. Oo nga naman, hindi namin marinig eh. Dear Lydia, kinalulungkot ko hindi makapagpaalam sa iyo bago ako umalis. Alam ko malaki na ang atraso ko sa iyo. Kaya naman, sa pagbalik ko ay sisikapin kong magkasama naman tayong madala. At yan ay pangako ko sa iyo. Ang hinihingi ko lamang sa iyo ay konting pasensya. At alam ko hindi may pagkakait sa akin ang hinihiling kong to. Nagmamahal, Ned. Ano mo nga, Lydia, yan? Mahal na mahal ka pala niya. Nagagalit ka. Tama ka na nga. Pare-pareho kayo. Ano ba kailangan niyo dito? Siniguro lang namin kung binabasa mo nga yung sulat. Ayun na ako na lang. Meron pa tayo respondo eh. Nagmamahal, medya pili. Hindi ba kayo mahal? Aalis na. He brought the bottle of champagne back. But, that means 1 hour left to go. Pass on, please. Thank you, sweetheart. Hello. Chef? Yes, it is. Who's this? This is Major Villo. Hey, Major Villo. I haven't heard from him for quite some time. What's happening, baby? Where are you at now? I'm right here at Angeles. I'm following a case and I need your help badly. Anything. Just name it. Can I see you at about 8? I'll tell you all about it. Right on. Where? At the Sahara nightclub. Roger that. I'll be there. Okay. Okay. I was just going to mind. Yeah, Scott, you want to see.
Uh-huh. And by the way, Hell no, he's all mine. He's over. And what happened? Let her in. What's the state of the What the hell is all this? Listen to your heartbeat, baby. Because it's kicking mighty fast. And it just might be your last. And you ain't going nowhere with him. Do that. Oh, he ain't going to use that thing. He's bluffing. Oh, he ain't. He's bluffing, guys. Thank you.
Everything's around, Chip. And a cat split. But don't worry. We'll be checking around for him. When I see him, I'll give you a ring. Thanks a lot, Chip. Okay, babe. For you. This buddy of mine, this guy Hawkins, frequents two places in Manila. Say, man, this buddy of mine believes that he's right there. Check out the Nuts and Bolts Club there in Ermita. Or try the casket makers in Juan Luna. Thanks, Chip. Anytime, Meg. Glad to have been of some help. Hey, where's my drink? Medyo bigyo ito, no? Andito ako sa Juan Luna, Pilapil Street, no? Casket Makers. Double 7 ito, no?
Di ba natin ito pwedeng pag-usapan? Maliit na bagay lang naman ito, boss eh. Maikli lang ang sasabihin ko sa'yo. Sa loob ng portfolio niyan ay meron 50,000 pesos. Kunin mo na yung kwarta at umalis ka na. Walang makakaalam na tumanggap ka. Ano? Tatanggapin bang proposition ko? You can keep the 50,000 pesos and I will leave you 1/4 of the drugs which is worth 500,000 which you can turn over to your office. Dala mo pa yung dalawang bata ko. Ano? Wala kang sabit yan. Wala kang buko. You've never had this opportunity before. What do you say? Ewan ko kung bakit may mga taong katulad mo na pinanganak pa. Ang halaga na sa taon na yan ay hindi katumbas ang 100,000 buhay na winawasak niyo. Mga 100,000 mga magulang na pinayak niyo. At ang hirap ng dinaraan sa mga taong nasusugaba. Hindi lang ikaw ang dapat sumpahin. Pati na ang kanunungan mo. Tatang yung lahat. Magpasalamat ka. Ako isang pulis. Kundi mapatay kita. Dapat pinatay ka na nung nabugbog ka sa may tabing ilog. Pagsisisihan mo ito. You may not even live to regret this. Congratulations. Thank you, sir. Hello. Sergeant, napakalaki ang gamot na nakumpiska mo. Siguro naman hindi ko na dapat ipaalala sa'yo na mula ngayon, nalalagay ka sa panganib. Napakalaki ang sindikatong natuntun mo. At hindi sila titigil hanggang sa mawala ka. Mag-iingat ako, sir. At isa pa nga pala, ngayon tiyak na natin na ang patay na kinasasagutan ni Tommy Ong ay may kinalaman tungkol sa drug traffic. Ang Narcotics Division ay meron isang mahalagang informasyon na ang ama ng nasawing pamilya ay hindi isang businessman, kundi isang big-time distributor ng prohibited drugs. At makatitiyak na rin tayo, sir, na ang kaso nito si Hawkins. Ayok na yung sa dalawang asuntong yan. There's no other explanation except that. You started this investigation. Ikaw na rin ang magtapos. But remember, be careful. Yes, sir. Congratulations again. Good luck. Thank you, sir. Anong order mo? Sa hamburger sandwich at kape. Sa'yo mo, parento. Ah, hindi kakain yan. Hindi na uso dyan ang kumain. Natanggap mo ba yung sulat ko? Natanggap. Binasa mo ba? Sir? Kasi pinilawanan ko nun yung biglang pag-alis ko. Susulat ka lang? Mahihiya ka pa?
Paano ka tayo niya? Sinabi ko lang doon na huwag kang mag-alala at pipilitin kong makabalik kagad. Ano yung sinulat niya sa huli? Ang corny! Nagmamahal. Corny ba sa'yo yun? Anong gusto mo ilagay ko? Yung iba naman. Yung bago. Lovingly? Devotedly? Beautifully? Ha? Hindi ka ba o-order? Hindi na uso sa akin ang kumain. Nangungusuli ka ba talaga? Hindi, nag-libro lang ako. Miss, bigyan mo akong isang kape, ha? At isang hamburger din, ha? Sanang damdamin ang sinabi sa'yo sa ospital. Pagkat hindi talaga yun ang nasa loob ko. Alam ko naman yun. Ang totoo, inaamin ko nagkulang ako sa'yo. Pero alam mo rin naman ang trabaho ko. Alam mo, Med, marami ka na rin kasang hinawakan. Pero hindi ako naligalig ang tulad mo yun. Iba ito, Med, ilang beses nang tinagtangka ng buhay mo. Sa tingin ko, hindi sila titigil hanggang hindi kanila napapatay. At kapag nangyari yan, hindi ko na rin alam ang mangyayari sa akin. Ibig ko sana sabihin ko na magbigyo ka sa iyong tungkulin, ngunit hindi magiging makatarungan ang hiling niyan. Pagkat ang departamento ay ang buhay mo. Masisiyahan ako at naunawaan mo. At alam ko rin na ano man ang mangyari, ay hindi mo hiling na magbigyo. Pero habang ang buhay mo'y nasusunod sa panganib, ako naman ay walang gagawa kundi maghintay. Mag-isip kung buhay ka pa. Kung makababalik ka pa sa akin. Hilda, lahat ng bagay sa buhay may katapusan. At kung sakaling sama yung palad ako, natitiyak kong ikaw ang kauna-una ang makakalam na nagawa kong aking tungkulin. Ned, kahit nangyawari, matapos mo ng kasong ito. Si Perez na rin bahala kay Tessie. Kasi sabi ni Hepe, masyadong masyela na rin ang pangyayari. Hindi lamang siya sa iyo nag-aalala, kundi pati sa kapatid mo. Eh, kay Lydia nga eh. Meron ang naka-assign eh. Maraming salamat sa inyo. At pakisabi niyo tuloy kay Hepe. Maraming salamat. Huwag mong intindihin yun, Med. Sa atin ba lang magkakasama eh. Meron pang pasalamatan. Paano, Med? Tuloy na ako, ha? Alam mo naman, pag akong nawala sa opisina eh. Natatalanta sila, hindi nila alam kung ano gagawin eh. Ha? Huwag nang bahala, Med, kay Kunanan. Medyo pumipihit na naman ang hangin eh. Oo, oh, ingit ka lang sa akin, Perez, dahil alam mong malapit na akong maging precinct commander eh. Sige, malakas ako sa'yo. Oo, oh, pag ako naging precinct commander, ang destino mo sa kangkungan. Biro lang yun, Perez. Para, Med. Eh, tumangit ko sinabihan ako. Med, kaunting ingat. Mukhang itong huling nakabangga mo, mga halamang kaluluwa eh. Kaya kalahin mo tayo mga pulis eh. Kinakalaban pa. Thank you.
Ned, nung pumasok ako ng puli, alam kong darating ang araw na mapapalaman ako at maaaring mapahamak. Pero, hindi ko kalain. Alam ko, Ned. Ko. Bakit hindi mo kasama ang tatay ko? Nandiyan ba nanay mo? Opo, nasa bahay po. Lalo. Namiligaw pa lamang siya sa akin ay ambisyon na niya magpuliw. Alam namin ang pangalit sa buhay ng isang kulit. Ngunit para sa kanya, paligaya siya habang naglilingkod siya sa departamento. Ang departamento ang lahat sa kanya. Sayang at maliliit pa ang kanyang mga anak. Hindi pa nila nalalaman kung gano'ng kabuti ang kanilang ama. Sorry. Ang balang kumama sa kanya. Eh, talagang para sa akin. Kung hindi niya ako tinuloy. Huwag mo nang sisihin ang iyong sarili, Ned. Hindi na yun ikaw. Kahit kanino, gagawin din niya yun. Ikaw man gagawin na din yun. O sa iba niyong mga kasamahan. Huwag mo akong alalahanin. Titibayan ko ka aking sarili. Alam kong yun ang gusto niyang mangyari. Samahan mo ako, Miss. Gusto ko siyang makita.
Ready! Aim! Fire! 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 Go! Sila buhat sa eskwela kung sila'y tambangan. Si Patrolman Marquez in Abril, siya'y nasa ospital ngayon. Ngunit makakaligtas siya. Nagpa-alarman ako at nagpa-teletype na ako sa lahat ng kasinto para hanapin ang kapatid mo.
I'm sure she was given an overdose of an opium derivative. Ano ang maaaring mangyari sa kanya? Sa ngayon eh, hindi pa natin masabi. She must be under observation for some time. Sargento, wala na tayong magagawa rito. Higit na makakabuti kung tayo'y bumalik sa headquarters. Hindi ko siya maaariwan dito, Chef. Maghihintay na lang ako dito. Kung ganun, naalis na muna ako. Tawagan na lang ako sa opisina. He's got a lot of guts. Besides, he's a cop. To hell with the cop! This is a multi-million peso business. We put so much in the damn thing. We cannot afford to lose it because of one taken Benjamino. Hijo de tu... 50,000 piso sa sino man makapatay sa kanya! Thank you.
Hindi. Eh, pagdating lang. Sino yung babae niya? Nobya ko siya ni Medya Bilyo. Patay na siya. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Navarro, you failed again. Word of God! And you promised me! Well, I brought all our best boys with me and we couldn't touch him. I told you he was smart. Look, that girl. Why did you have to bring her here? There are so many places. Why of all places here? How do you know you were not followed, huh? Hindi po, sir. Paano wala ka? Impossible. Because when we brought the girl here, he had a flat tire. Who had a flat tire? Medyadillo. No, look. Wala na talaga akong kumpiyansa sa inyo. Wala na akong tiwala sa inyo. Hanggang hindi matipok yung Medyadillo na yan, hindi ako makakatulog. Singtong, pasuwa ka. Hindi ka. Ha? Martinez, sir, ilipat tayo ng lugar. Sumunod kayo sa kanila. Thank you.
sir. Sign your men to their respective position. God damn it, no! Pasti kamu tahu. Sekarang kita pergi. Dari. Thank you.
Sige, dali niyan!